kahalalan ang naganap. Nilinlang ng mga Magdalo si Bonifacio. Nilay ni Daniel Tirona ang pagkatao ni Bonifacio. Pinawalang binsa ni Andres Bonifacio ang nangyari halalan sa Tejeros, kung kaya siya'y pinadakip ni Emilio Aguinaldo. Iniutos ni... Ang masakalap pa nito, kapwa Pilipino ang pumatay kay Bonifacio. Pag-antoy, Mamelio, umili ng isipin. Anong palagay mo sa mga nakasabit? Kakaiba, Mom Rebecca! Pinag-Rebecca sa awit ng mundo at parang tuyan mo'y malamig na lupa. Pag ganitong pinagdiriwang ng buong bayan na ikaw 150 years na kaarawan, na isa na naman gaya kong pinagpapalagay ninyong bayani, napipilitang gumalawang rebulto at para ba may buhay ang sambayaning namatay. Sa isang banda, ng kahirapan lumaki ka sa pag-inom. Lalabutin na natin ngayon ang tanikala ng kamangmangan sa kasaysayan at pangalipin ngayon na kinagawa ka ng amang buwang inunang sa dibdib ng lupa. Matutulad sa kanilang amang mapagkahon sa utang sa Panginoong mayayaman. Ibig mong inunawa ang abang kalagayan, pilit mo itong pinagtisa. Third generation Nakpil from Josefina Nakpil branch. You feel so honored, like your relatives or your ancestors did these good stuff. Ang espiritu na Bonifacio ang lola ko. Kasi siyempre, laki sa hirap. Ang hirap na lang dinanas lang hanggang ngayon. Parang mahirap pa rin, pati yung mga kamag-anak, pati mahirap pa rin yung kanilang ano, yung siya ang dapat maging pangulo. Siya ang nadyado. Ang mga tao talagang parang lahat kampi sa kanya, halos eh. Halos, kahit saan kami makarating, parang siya ang pinaka-hero. Kami ay nasasayahan talaga. Dahil sa tuwing kaarawan ni Andres Bonifacio, talagang dumadalo kami sa mga nagpapa-party ng Andres Bonifacio. Meron silang salida. Kaya may laban na sa Pastina. Isang taga-dala ng baray, nagtago na sila sa kasama niya si si Maria, ayun, magkabarkada sila. Hindi nila kilala yung lola ko. Oo. Kaya ang lola ko, pinabot niya doon sa kukuya niya ng bala. Nga po. Ay, kamukha ka ni Carmina Villarreal. Ang ganda, ang ganda. Mestiza daw. Sino po? Si Espiridonia, ang ganda. Mestiza. Kamukha ni Carmina Villarreal. So nakuha niya yung side ng ano yung De Castro. Castilla, mga Bonifacio. Yung because of the De Castro. Marunong lang. Ano? 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 Ano
Laman ko na daw. Laman? Laman ko na daw. Laman ko na daw. Yung the one prescription ni Espiridion niya. Ano? Laman ko na daw. Laman ko na daw siguro. Ano po ba yung... Ayun. Yan. Yan. Ah. Where Catalina, Lola Catalina de Castro is a native of Tirita. Wala akong de Castro sa Sambales na hindi magkakamag-anak. And that is our confirmation from yung cousin po namin na naging perennial president ng alumni Association of UP, Leonardo. Ang nagsabi na Lola namin si Catalina. Wala kaming picture. Pero si Andres Bonifacio ay meron po kaming common sa aming noo. Ang noo po ng mga de Castro ay nakatagumpay po. And then nakatagumpay po. Gloria de Jesus. First cousin ni Lolo Castro de Jesus. Si Lola. So, ayan. First cousin sila. Apparently, napatay ng brothers niya ni Lola Goyang. So, he was because sa lolo namin, Castro. Yung sa unpublished memoirs ni Katipunan na nabanggit ni ating isang writer, national artist, yun ay nakalimpak sa national library natin. Na panahon na kaigtingan ng labanan ng rebellion na dala ni Angat Andres Bonifacio sa mga Kastila at magkakaroon ng eleksyon daw. Yung mas surprising din daw, magkakaroon daw ng eleksyon sa Cavite, hindi nila alam na eleksyon pala yun. Kasama ni Lola Goyang si Gat Andres at pinagpili yung balara na kampo balara kaysa lolo ko, kay Lolo Castor de Jesus. Ngayon na, panahon ngayon na meron mga nakakarating na din mukhang delikado ang pupuntahan ni Gat Andres at ni Lola Goya, sumunod sila sa Cavite. Na pinabot sa Cavite, buhay pa yung dalawa. At nangyari, ang kwento ng papa ko, ang lolo ko sa papa ko, yung Major Portland Davis. Yung panahon ng huli daw sa London, kasi yung grupo nila, may tumaka sila after the election, yung bantay nila yung lolo ko sa babaw ng puno. Kaya na, nakatulog. Nakatulog si lolo. Dahil sa pagod daw eh. Ay, walking by ano eh. By walking na, walang kamayo. Kaya tumakas na sila eh. Sa taas. Nung makarinig na lang siya, putok na lang ako. Okay. Eh, wala naman silang armas ulit. Mas kumiskin yung mga armas ulit. When they were ano, sa kong kabitin, after the election, na wala na silang armas kahit na iso. Dinis armahan nga sila eh. Oo. So, look out na lang, sigaw na lang. If you will shout. Sinasabi mo, would like to verify also na bago sila kayo sa bangka. Ayun, patayin na. Ayun sa kwento, patay na nung sila kayo na. There were gunshots. May lolo press yung patay na, lahat naman sa baba. Wala po akong masasabing direction. Direct, kasi nung pinanganak ako, kakayawa lang niya eh. Namatay siya 1943, pinanganak ako 1940. Pero si Julio Nakpil, of course, naalala ko ba talaga? Kasi, ito naman siya yung mga 1963 or 60 yata. Naalala ko sa kanya, hindi lang siya. Pag marami akong tanong, napansin siya, dapat niya
sabi niya sa akin, kontrabroka na lang, kasama mo. Hindi ka mga mag-anak. Hindi siya mahilig sa nasagot. Lalo kasi ako mahilig ka magtatanong doon sa mga libro. Sinatanong ko. Kasi sa baba meron siyang library eh. Pag kita hagdanan, may library doon, pa rin mga libro niya. Mga aklat niya sa Kastila, ng mga nobela, gano'n. Sa Raysay. Sa mga titulo mga pamagat. Pero siguro dahil bata pa ako, hindi niya ako inaasikaso. Ang naalala ko sa kanya, ang pang-araw-araw na suit niya ay kamisa de chino. Kamisa de chino. Tapos, diba, pantalon na maluwang. White pants. Madalas nandun siya sa kanyang silyon at papahinga. O kaya nagsusulat sa kanyang escritorio. Tapos, aakit siya pagkakain na. Kasi may gong dito sa hagdanan eh. Siya nag-uhod yan. Pag tinamaan yung gong, kailangan lahat umakit. Hindi magagalit yun. Teko, napakahaba ng mesa. Pero yung mga nanay tatay natin. Tapos dyan sa ano, may mahabang mesa, sila mga teenager. Meron pa doon tapos. Tapos kami doon sa labas, mga bata. So balik na itong mesa na hapon. Dala yung pinakamahaba dito, tapos dalawa doon sa tabi ng bintana. Tapos pag... Unang katipunan, ito ang tungkol. Tawag ng bayan at hamon ng panahon, katipunan, tagak ang siyang lalagot sa pangalipit pang bumusabos ng mga dayuhang hayop. Sa pangalipit pang bumusabos ng mga dayuhang hayop. Katipunan, ito ang tugon sa tawag ng bayan at hamon ng panahon. Katipunan, tagak ang siyang lalagot sa pangalipit pang bumusabos ng mga dayuhang hayop. Sa pangalipit pang bumusabos ng mga dayuhang hayop! Ngunit nang maglaon, ikaw na rin ang sumigaw.